Arrangers, marami mga arrangers ngayon, katanong, so ano yung workflow? Paano ba mag-uumpisa? So you have a song, gusto mong i-areglo. Alam ko, the answer that we'll get will vary, pero saan ka nag-uumpisa? How do you start arranging a song? Do you start with a particular instrument o paano ba tayo? Tapos share mo na rin siguro, ano yung software na ginagamit mo? Gumagamit ka pa ba ng hardware na keyboard like before na you have different patches from different keyboard or lahat ba ngayon virtual na? Okay, so sino gusto mag-share on this? Si Dennis. Okay. Nung na-introduce ako sa recording industry, ano pa yon, hindi pa ganun ka digital. I mean, I'm sure alam niyo yung sequencer na Roland. Yeah. MC. MC, di ba? Mas una, actually sarap gamitin nung kulay puti kasi para cash register yun eh. Talaga alam mo na yung pagpilitin mo, takatakatakatakatak. No, nakakatakot na kasi dyan dahil floppy disk, di ba? 3.5 is na floppy disk. Very prone sa ano, hindi mo basta maipatong sa ibabaw ng speakers kasi magnetic eh, di ba? Pero yung, kasi si Salagop, si Tito, isa sa mga mentor ko eh. Napakatsaga niyan sa akin. Nung nagsisimula akong mag-areglo, of course, demo muna. Yung mga tracks na ginagamit ni Tito, ba track 1, piano, track 4, bass, track 8, high strings, track 6, pad strings, ano pa yan, yung MC nga, yung MC-15. Tapos lumabas yung Mark II, mas medyo upgraded na, no? MC-500 muna. MC-500 muna, yung puti. Tapos naglabas ng MC-50, tapos nag-Mark II. Ayun. pinakaunang proseso kasi ito kay Tito ko to natutunan. Na gumagawa muna ng melody guide, no? Kung anong melody nung kanta para hindi mag-clash yung ibang linya ng mga, especially the piano or ibang mga nagka-counterpoint na instrumento. Tapos on my own through ayun learning experience at mga eksperimento, may sistema ako na minsan nauuna yung drums lang muna para to get the groove, yung beat. Kasi pa-follow doon yung kung may magandang mga linya ng baho, or minsan nauuna naman yung piano, melody guide, tapos piano muna. So ako hindi ko alam kung depende sa mood ko or depende sa... Magandang question eh, no? Parang ngayon ko lang na-figure out. Minsan kasi kung mag-areglo ko, minsan mula intro, piano, hanggang dulo. Tapos susunod, drums, mula intro hanggang dulo. Tapos sunod, baho. Tapos everything follows. Pero may time din naman na buuin ko muna yung intro. Puno na agad. Tapos stanza, puno na agad. Tapos second stanza, ganun din. Hindi ko alam kung kailan ko ginagawa, no? Siguro depende dun sa kanta kung ano, kasi tayo mga arrangers, alam natin pag narinig agad natin demo, kahit gitara pa lang o kahit acapella, tulad ng sabi ni Tito, andun na agad sa utak natin yung ganito, lalo kung may reference, sa Vehnee, o eto yung reference, parang tunog ganito. So yung mas madali-dali ng ano yung mag-render ng areglo. Pero from scratch, minsan eksperimento talaga eh. Like piano, ano bang piano? Acoustic ba o electric? Pag gitara nilagay mo, okay, gitara ang gagamitin mong backing instrument. Pero anong gitara ba? Acoustic ba or electric? Diba kung acoustic gagamitin mo, anong klase acoustic? Nylon ba o steel? So, didepende mo rin, for me, didepende ko dun sa frequency ng boses ng singer, kung didikit ba or parang ganun eh. Wala naman talagang formula na matatawag eh. We have our own formula on rendering the areglo, pero depende talaga dun sa ano, depende talaga sa kung sa kanta kung paano natin bibihisan ang kanta. Tapos going back to dun sa platform,
I started using Cubase for a long time sa Pilipinas. Pero nung punta ko dito sa Las Vegas, actually ayoko na sanong, gusto ko na tumigil honestly sa Areglo. Kasi nung dumating ako dito, sabi ko parang napakahirap ma-penetrate. Eh. Alam mo na, Amerika. Tapos nasa Las Vegas, alam mo na, andito yung entertainment na, no? Sabi ko parang natatakot ako na ano. Tapos halos lahat ng mga musikero dito, ang platform nila is naka-Apple, di ba? So, ngayon medyo struggling pa rin ako. Ang mahal eh. Unti-unti ako nag-invest ng gamit. Tapos, ay, naka-Logic Pro na ako, Logic Pro X. Naninibago ako pa rin. Pero, syempre, an ending process nung ano, yung learning process na to. Nakaka-enjoy na somehow nakabalik ako sa pag-aarelo dito. May mga projects akong ginagawa na ano, ayun, naka-Logic Pro X ako ngayon. Tapos, controller ko, hiram lang lahat nung nagsimula ako. Hiram lang lahat. Ang mahal ng Logic Pro X, eh. Mac Mini yung ginagamit ko. Ang hiram lang ako ng speakers before ng controller keyboard. Ano pa ba? And other else, yung aking pinaka bigay lang sa akin ng kaibigan ko, yung anong tawag doon, interface na ano le, yung kaibigan ko kasi dito, ano siya yung actually sa California eh, napulot lang yung sa basurahan yung interface na ano limutan ko pangalan eh, basta malito. Pero follow up question, Sir Dennis, before we okay. Nung ginagawa mo yung wala na bang pag-ibig, ano ang ginamit mo doon? Okay, eto maganda yan. Kung mapapansin nyo, live yung drums eh, no? Live yung, drums. Ang gear kasi namin noon ni na Tito, ano eh, isa lang ginagamit namin na gamit doon eh. Ano ito? JV80 controller natin. JV80. Oo, JV800. Na andun yung ano, alam ko yung piano na program ni Kenny G, yung keyboardista niya, di ba? Ginamit yun eh. Tapos, meron kaming drum machine na Alesis na D5? D70. At saka yung isang drum... Alesis. Alesis na ano. D4. At meron kaming cassette na Sony. Maliit lang, ganyan, no? Ang tibay, no? Okay. Tapos pag sa amin yung mga play tsaka rewind button dun eh. All right, thank you. Ayun, for so, yes. So teka. Alin ang mas madali, yun noon o ngayon? Sa buhay ng yun noon kasi no. Siguro may late na ako napalipat ng digital eh kasi masyado akong sa MC50 eh. No, madami na nagdi-digital noon tapos bumiyahe ako. Tumugtog ako sa Sri Lanka at Singapore. Tapos pagbalik ko dito, ano na, iba na. So medyo nahirapan ako maka-cope up. Ang kasalapan lang sa analog kasi, wala kang masyadong tinitignan sa screen talaga. As in, wala kaming screen noon. Talagang MC50, maliit na LCD na gano'n. Mm-hmm. Nasa imagination mo yung pyesa. Imagination mo hanggang kaliit-liitan na details. Pag sa volume, halimbawa yung mga ascending, mga descending, gumagamit na kami ng velocity controller for the foot volume. Unlike yung very virtual, kaya para masyado ng mas nabubusisi ng inner, pero masarap yung analog eh. Masarap yung analog kasi parang talagang from here lahat eh. From here okay. Lahat na ano. Yeah, unlike yung talagang yung mata mo kailangan talaga. Nakikita mo yung naririnig mo at hindi mo pa naririnig, kaya nang gawin agad ng mata mo. Dahil wala nang imposible eh, di ba? Even nga nung pag yung magmi-mix halimbawa yung kay Dante, no, wala kinalaman sa Areglo pero may connection. Di ba? I mean puro ano lang eh. I mean lalagyan lang ng tape yung mga faders para babalik ang kinabukasan. Anytime eh, re-recall mo lang. Pinag-usapan namin last yes, recording session. Ayan. Anyway, thank you, sir. Sino ba gusto mag-share regarding process, Arico, and gear? Yes, Tino. Arico, bago mag-share, nangungulit itong kumpare sa Singapore, si one of the best
drummers diyan sa Singapore, si Gilbert Nogales. Oy, Gilbert, hello. Yan, oh, mahusay na drummer yan. And of course, yung kanyang GF is also watching, si Marot Marcos from Sengkang, Singapore. Ayun. Yan, good evening sa inyo. Ayan. Okay, go ahead, Rico. Okay. Who else? Sinong gusto mag-share? Gears and work procedure. Paano kayo, anong parang, anong kaibahan ng ginagawa nyo noon at ngayon? Aside from the gear, no? Aside from the, of course, we know the tools are different now. Pero yung workflow nyo ba, nag-iba ba nung ang ginamit nyo ay computer na kaysa dun sa dating tawagan natin, Rico, ano natin, ang tanongin natin dyan si Arnold kasi I don't know kung nakagamit. Yan. Nakagamit ito ng ano eh, ng MC50, ng MC500 at MC50. Okay, Arnold, take it away. Oo, yun, nag-start ako from, ano din, actually from onboard keyboard sequencers. Tapos eventually, naging MC50. Tapos yan, actually, yun nga namimiss ko dun sa olden times eh, yung olden times. Basta nung araw na pila-pila kami mga arrangers, tapos parang ang tanungan, oh, ilan ang ililiin mo? Ganyan, di ba? 2 to 3 songs. It takes hours. Hours para, maghapon na yun. So, kunyari, 3-5 songs kay Sir Benny. Andiyan kami, 1 to 5 hanggang gabi kasi ang tagal magliin. Ang tagal magliin ng isang kanta. Per, ano siya, isang buo mo siya. Ipi-play through mo, uh-oh, yung gamit mo naka-synchronize with the tape or kahit digital pa yon pero tape based pa rin, so ipi-play mo isa-isa kung ilan yung output na kaya nung sistema mo if you have several synthesizers or keyboards, yung sabay-sabay na hanggang sa mapuno mo yung 24 or 32 tracks kung ano yung available. So ganun dati. So in a way, hindi ko siya nami-miss kasi ang tagal, pero nakaka-miss din kasi nami-miss ko yung nagkikita-kita kayo ng mga arrangers. Kasi correct, hindi na pangyayon ngayon. So, fast forward, nag-shift to digital, naging computer. So, everything is virtual. Madali. Nasi-save mo lahat. Pag binuksan mo ulit, kinabukasan, andyan lahat. Kasi, ano, dun sa lumang sistema, sinusulat namin. Sinusulat ka yung patches. Yung mga synthesizers na hindi nasi-save eh. So kailangan diligent ka in recording and writing down your patches. Tapos when it comes to ano man, arranging, I think pareho pa rin yung ano eh, yung thought process ko kahit nung lumang process tapos eventually naging digital. I usually start, sinusulat ko yung chord chart. Doon ako nagsa-start. May chord chart ako para at least may idea ako ito. Kaya verse 1 and then the verse 2. Dito ako lalaki sa chorus. Sinusulat ko na yan. Meron akong maliit na diagram. Doon ko pinaplano. Kumbaga, yun yung parang blueprint ko bago ko simulan, bago ko i-lay down yung actual tracks ko sa MIDI before I actually do programming. Tapos binubuo ko na yan. Pero ako ang process ko is ano eh, buo lahat. Kunyari, verse 1, hanggang sa mabuo ko yung verse 1, punong-puno na yon. And then, chorus, pupunuin ko ulit hanggang matapos yung buong kanta. So, parang building block siya. Yun lang. Yeah. Follow-up question, Arnold. Anong virtual synth or DAW ginagamit mo sa arrangement? Mm. Nung una akong nag-shift to computers, digital, coming from MC50, nag-start ako digital performer. Matagal lang performer sa akin. So, parang mga at least 5-6 years. And then, napunta ako ng Logic. Hanggang ngayon, Logic pa rin. Logic, yun. Oh. Yeah. May naalala ako noong MC50 days eh. Kasi nag-aareglo rin ako dati-dati. Ang ginagawa ko para ma-save ko yung patches, sinesave ko yung system exclusive. Yeah, natatandaan nyo ba yun? System exclusive. Kasi, ngayon ko lang naalala, system exclusive message. C-sex, yan. Isang track. Pwede mo siya ilagay sa isang track. Oo, para i-combine niya, i-recall niya yung patch na ginamit mo kasama nung kanta. Anyway, uh-oh. Wow. Oo, we got a long way from there. Ayan, sino pa gusto mag-share ng kanyang experience on the transition and the workflow?
Oh, si Mike naman, si Mike. Gusto ko dagdagan yung sinabi ni Arnold kasi nabanggit niya na it takes quite some time para ma-lay in mo matapos mo yung isang minus one ng isang kanta, di ba? Mga on the average siguro Arnold mga 1.5 hours no mga ang isang kanta kasi yung unang latag mo siguro meron kang mga apat na instrumento, kick, snare, hi-hat, cymbal siguro. Sabay-sabay 'yon tapos ulit ka ulit, rarantro mo ulit, susunod piano, bass, mga ganun, something like that. Ang masarap lang ngayon kasi nga yung digital technology. Dati-rati naalala ko, punta ako sa isang studio, magli-layin ako ng kanta, tapos matatapos yung, pag malapit na matapos yung ilayin yung kanta, nagmamadali na ako doon sa mga ano na, oh, pakiligpit na to, pakiligpit, pakisakay na sa kotse yung mga gamit, kasi may layin ako sa kabilang studio na walang gap. Alimbawa, 2 to 4 yung layin mo dito, 4 to 6 naman doon sa isang studio, eh, medyo malayo-layo din. Ngayon, hindi na, di ba? Andito ka sa bahay, tapos mo i-lay-in, send mo through internet. Ganun ka dali. Dati-rati, may dala kang 2 keyboard, 2 module, 2 drum machine. Tapos i-set up mo yung... Yung set up pa lang, eh, siguro, abutin ka na naman. Sa oras na yun. 45 minutes, ganun. Oh. Set up pa lang yun. Samantalang dito, sa bahay, dito mo gagawin, tapos naka-save sa computer tapos i-email mo, padala mo sa WeTransfer o padala mo sa cloud, tapos ang problema, di ba? So you don't even have to go physically sa studio. Ang isa pang maganda doon, kinantahan ng singer, medyo sabi ng singer, medyo mataas sa akin eh. Madali lang. O sige, bigyan kita ng transpose na version, ano, half down, one whole down. Dati hindi. Pag nagkamali ka ng key, balik ka sa studio. Dala mo ulit yung mga gamit, maliliin mo ulit lahat ng may tono na tunog doon. Babaguhin mo lahat yon. Ganun na naman katagal ng gastos na naman. So, yun yung nakakatawa sa digital. Yun yung malaking advantage naman. Yes. Tapos, may-add ko rin kay Sir Arnold at kay Tito. Yung lay-in yan, kung halimbawa, meron tayong particular na gusto lang na kit, halimbawa sa keyboard, yun ang gagamitin. Tapos stereo out lang, ang tagal kasi paghihiwalay mo yung dalawa lang yung lalabasan unless na meron kang module na walo yung output yun, okay yun, sabay-sabay yung mga drum kit na yun. Correct. Pero pag yung stereo out lamang, talaga isa-isa, stereo piano, tapos baho. Tapos kung drum kit, paghihiwalay yung kick, tsaka snare or rim shot, tapos hi-hat sa kabilang panning, I mean hard panning na ano. Pero nga ang sarap nga, sabi nga ni Arnold, ang sarap nung alam mo merong ano bonding with the artist tsaka mga musikero, mga engineers. Nakaka-excite eh, no? Iduksun ko lang isa sa mga very exciting na project na binigay sa amin ni Benny. Okay, Jess sa Saragosa, kami dalawa lang di Tito, lahat doon, taglilima kaming areglo. I mean, nung time na yun, parang, sarap ng ano. I mean, kaibigan naman namin si Jess. So, yung mga ganung bagay na merong kang interaction with the artist, ngayon, wala na, talagang nasa bahay na lamang. Virtual. Internet na lamang, o virtual na lamang.